Ayun, si Sir Johan, ang ating early bird. Hello po, Sir Johan. Good afternoon. Hello, guys. Good evening. Ayan, good afternoon, good evening. Ayan, andyan ulit sila si Sir Weber. Hello po. Ayan, mailagay na sa chat para hindi ko malimutan. Johan, asa na yun? Luwalhati. Luwalhati is our early bird for tonight. Ayan. Good evening po, Sir Ma'am Len. Ayan. Good evening po ulit sa inyong lahat. Good evening kasi konti na lang, 6 o'clock na. Ayan. So marami tayo ngayon, no? Excited yung ating mga participants for tonight's webinar. Nakakatuwa naman po. Ay, bakit ba ako nag-raise ng hand? Wait lang. Ayan. Hello po, Sir Reginald. Ayan. Guys, remember ha, actually hindi, reminder lang po. Reminder natin na, hi Sir Luisito, i-PM mo po ako sa Facebook, hindi pa kita nayaan sa GC. Ayan, reminder guys, yung questions nyo, pakilagay na lang sa chat box. Advance daw yung watch ni Sir Johan, kaya siya ang early bird tonight. Yung mga questions nyo guys, ilagay na lang po sa chat box para isa lang yung tinitingnan natin, no? Sa webinar natin later pagdating ni Sir Nathan. Ayan, so para po hindi ba po patagal-tagal ng different window. Ayan. Okay, so ayan, nakakatawa. So 5:54, we have 6 minutes before 6 o'clock. So we're just waiting for Sir Nathan. Medyo busy pa lang siya siguro kaya hindi pa siya nakaka-join, but he will be. Mary Joy, Maria Lourdes, Sena, or Senya, ayan. Si Ma'am Lolita, nito po ulit sila, nakakatuwa naman, ano? Sabi ko nga, you will learn guys from other people's questions and queries para ma-share din natin, no? So, ayoko magsimula. May mga bago ba dito? As in super bago, first time umattend ng TICMIL webinar and first time din po umattend ng Forex trading webinar. May first timer po tayo? Ayan. Good afternoon po, Sir Alvin. Ayan. Meron po ba tayong first timer? As in super, super bago. First time umattend ng webinar ng TICMIL. And first time umattend ng Forex trading webinar. Meron po? Ayan. Hello po, Sir Voltaire. Ayan. Si Sir Vladimir. Ayan. Welcome po. So, okay. So, guys, invite po kayo. Invite po kayo para mas marami po tayong matutunan and ma-share din po natin sa iba yung ating natutunan. Kasi nga, actually, dun sa GC, no? Speaking of GC, guys, medyo puno na kasi yung GC natin. Hello, Sir Nathan. Good evening po. Good evening. Ayan. Ayan na si Sir Nathan. So, we still have 4 minutes. Kaya nga, Sir Nathan. Hindi ko nga, Sir. Ako nagre-reply kasi alam ko busy ka dun. So, ayan. Hello po sa inyo. Ayan. So, meron tayong 4 minutes to go to invite and to start. So, sige lang, invite lang kayo. Yung mga questions yesterday, baka gusto nyong itanong. So far, wala naman. Maaga tayong natapos kahapon, ano? Kasi at least meron pa tayong ilang minutes to spare para sa mga, ano, baka gusto nyo ma-verify kayo. Ayan. Ako po, di pa nakaka-join sa GC, sa Messenger. Ma'am Mary Joy, paki-PM po ako. Teka, ito ha. Ang aking Facebook account, paki-send po ako ng message para po ma-i-add kayo sa GC. Ang maganda po dun sa GC kasi nga po nagkakaroon sila ng kanya-kanyang analysis tapos ng kanya-kanyang bias and they explain kung bakit ganun. At least natututo po yung lahat, no? Yun po yung kagandahan dun sa community na na-create natin ng TICMIL. Okay? Libre naman po ito, wala pong bayad, no? But again, trade at your own risk po tayo parate. Hindi natin sinasabi na tama po yung ibinibigay na signals, but at least madali po tayong matututo at ma-analyze nyo bakit po ganun yung naging execution nila.
Okay. Medyo busy lang din po sa marketing department kasi kailangan ng ma-up yung ating landing page. Para doon sa ating IB workshop, malapit na po ito, no? Ayokong i-spoil yung moment pero magugulat po kayo kung ano yung mga prices natin doon sa ating what do you call this? IB workshop. Ayan. Sa GC, Sir Millard, yeah, opo. Sa Sir Millard, ano po, send po ako ng message sa Facebook Messenger para po, ano, para mai-add ko po kayo, no? So, i-organize natin lahat ng GC kasi guys, ang dami ng GC na create before kasi meron pong mga technical, merong GC para sa pagpapa-approve or pagbe-verify ng account. So, ngayon, pag-i-sign na lang natin. Since lahat naman po yan, inatatanong sa isang GC. The only concern here, guys, 250 lang po ang isa ang maximum na members ng isang Facebook Messenger or group chat. So, we are trying to transfer sa Telegram. Ang naging concern sa Telegram, hindi po kakita ng mga messages sa Telegram. So, we really have to... Napuputol ako, sir. Okay na? Okay. Ayan, okay so, na. Ayan. Doon sa ano po, sa Messenger, kasi 250 lang yung maximum na members. So, na-reach na natin yun. That's why we created different GCs. Eh, minsan po, hindi na-update. So, we have to decide kung ano yung dapat natin gamitin. Dapat kasi sa Telegram, makapag invite tayo ng marami and well at least may alam ko thousands can be ano pa accommodate sa what they call this sa Telegram. So we will have this organized po until IB workshop natin, which is June 12. Mapag-uusapan po yan and magkakaroon tayo at least officers para po makapag-decide tayo what to do and ano po yung mas maganda, no? Of course, two heads or more heads is better than one. Sabi. Later, no? After na po ng ating webinar. Ayan, 6 o'clock na. So guys, invite pa rin kayo. Nawala na naman ako. Narinig niyo ako, guys? Can you say, okay, hello? Can you hear me, guys? Okay, so medyo nagiging unstable yung aking web ano no. Teka, para sigurado ako maibigyan na ng ayan, approval si Sir Nathan para in case na malaglag or baka po kasi unstable, medyo umuulan po kasi sa lugar namin ngayon. Ayan. Loud and clear daw. Thank you po Sir Michael. Ayan, so 6:05 tayo guys ha, 6:05 and we will end this webinar for after an hour kasi may mag-focus si Sir Nathan sa kanyang accounts. May mga clients kasi na-account si Sir Nathan na tinitrade niya. And nga pala guys, kahapon no, we ended up na may nagtanong yata kung nagpapa-trade or as fund manager si Sir Nathan. That you will start with a capital of $100,000. That's roughly more than 5 million pesos po. Yan po ang minimum capital niya if you would like to have Sir Nathan as your fund manager. Okay, again, $100,000 capital. And para po at least ma-advise po kayo in case you have a group or someone na you know you could refer or anyone na pwede nyong invite nyo para po sa fund management. Ayan. And how much po yung magiging return or profits kayo na po nila Sir Nathan ang mag-uusap. Okay? Hindi na po ako. All right, pero sa akin po kayo magsasabi if you would like to ano have fund management po para kay Sir Nathan. Okay guys, we only have 3 minutes. So, yung ating webinar recording video, wala pa yung kahapon.
hapon, no? Pero it will be available very soon. And again, ulitin ko, after po ng 5 webinars natin or after po ng advance na 5 webinar natin, tsaka ko lang po isi-send para po hindi ma-spam or mas ma-flood yung inyong emails kung isa-isa ko pong isi-send yan. But definitely, I will send the beginner's training at least until tomorrow or at least within the week. Para sure na po kasi available na kanina lang yung ating link para sa beginner's training natin. So again, you know the drill, iiwan lang po natin yung ating mga email addresses later after the webinar para makapag-send po ako. And another thing guys, pag may question si Sir Nathan, sagot lang po kayo kasi I'm giving points kung naalala nyo. And after the webinar, pinapadala po yung mga corporate giveaways dun sa top 2 na highest pointer natin sa webinar, sa ano. Masagot dun sa mga questions ni Sir Nathan. Another reminder guys, your question should be on or be typed doon sa ating chat box ha, hindi na sa Q&A. Para lahat po is ano, nakikita natin, hindi na po yung patagal-tagal nga doon sa different window. Okay? So again, dun we are... Miss Sally? Yes po. Can you send me an account? Kasi parang na-off na yata itong account ko eh. 179. What do you mean sa account? Active eh. Demo account. Oh, demo account, sir. Wait lang, sir. Thank you. Okay po. I will send it now. Thank you. Okay, sir. Pero it's on MT4, sir. Is it okay? It doesn't matter. Okay lang. Okay. Okay, sir. I will send sa messenger. Please. Thank okay, you. Okay, sir. Okay po. Kauwi ko lang eh. Yes, sir. Right, sir. Hindi ako nakagawa. Sorry. Okay po. Ayan, sir. Hold on. Messenger. Sure po. So habang nag-create Sir Nathan ng demo account, balikan ko ulit no sa webinar natin, attend yung pag-send natin ng mga emails and recordings would be after po nung matapos yung ating 5 webinars for advance. Okay? But definitely yung lahat po ng beginners training natin maisi-send na po natin next week. The latest would be next week. Okay? All right. So, guys, 6:05 na. And dun sa mga bago, no, first-timer na umattend po or first-time na umattend na, ng ating webinar, i-inform po namin kayo na we always start and end our webinar with a prayer and, no, and we respect your organizations, your faith. With guidance. Okay, so guys, please join me. Okay? Father God, we thank you for this wonderful night at marami na naman po ang umaten at nag-share ng time para po makinig at matuto sa aming pag-aaralan tonight. Lord, give us wisdom and knowledge. Same with our speaker for tonight, Sir Nathan. And ma-share niya po at ma-explain ng mas maayos at in layman's term ang aming pag-uusapan at i-discuss, especially po sa non-farm payroll na marami po ang kumikita at marami din po ang hindi kumikita. It's because of discipline and risk management. Lord, please help us to understand what we are going to discuss tonight for you. And we give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan guys, so again, welcome po ulit sa mga bago at sa mga dati nang umattend. Thank you so much. At hindi kayo nagsasawang umattend. Ayan, so magpapakilala po ako dun sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako po ay si Rosalie Santa Ana. Ako po ay Forex brokerage from UK and Europe in the business na po for 8 years and run as
Actually, running 9 years na ang TIGMIL and running 8 years na po dito sa Philippines. So, sa pag-cater ng mga clients, wala naman po tayo nagiging problema. In fact, natutuwa nga po sila because of mabilis na withdrawal, mabilis na deposit, no? And yung customer service po, at least madali po natin na a-address yung concerns natin. And ang ating guest speaker, pakilala ko po sa inyo. Siya po ay isa sa aking mentor, no? Way back nung nag-start pa lang ako. And he's been in this business for almost 30 years na. So with his experience and all the knowledge na meron siya, he has all the rights para maging speaker natin for tonight. So without further ado, I would like to introduce to you our speaker for tonight, Mr. Nathan Jinson. Hello, good evening, Sir Nathan ulit. Thank you. Thank you for having me again. Magandang gabi sa mga nag-attend ngayon ng webinar, no? Kung naka-attend kayo kahapon, mas ma-appreciate ninyo yung ngayon yung discussion natin dito ngayon sa araw na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon is how to implement what we have discussed yesterday and to log in to your demo account or to your live account and then practice what we have discussed yesterday. Okay, so Miss Tali, pwede na ba ako mag-share yes, ng screen? Yes po, pwede na po. Andali, hahanapin ko uli yung medyo may konting technical difficulties, no, dahil kasi galing po ako ng probinsya, kaya ngayon lang po ako nag-log in at naipit ang aking schedule. Can everyone see my screen? Yes, sir. Ayun. Sige. Okay, may 18 chats kagad. Ano ito? Good evening, everyone. No, nawawala yung sound, sabi ni Milencio. Mr. Milencio, sa akin, nawawala ba? Medyo nagbe-break kanina, sir, but now it's okay. It's okay, okay. Ba't kaya nagbe-break? Okay, wala naman, wala yung mga bata, so hindi na ano yung bandwidth ko. Yung bandwidth, oh. Sige. So, game. Ano ang ating gagawin? Ang gagawin natin konting ano muna, house rules, no? Ito pala yung sinasabi ko. Kung meron kayong tanong, meron kayong clarification, o kung meron kayong concerns, no, or issues, type your concerns or issues or whatever, no? Type them on the chat box. Sally and I will be able to see them and then we will pause the presentation, the discussion, and then address your questions. However, I would really appreciate it if the questions are centered or focused on the topic on hand. Mahirap yung bigla tayong tumatalon. Tapos kailangan ko i-address and sinabi kong sasagutin ko ng maayos yan, eh baka humaba yung question natin. And mind you, no, isang oras lang ito dahil kasi I have some other clients that I need to attend to. So, tapos magdi-dinner pa, no? So, sana maintindihan ninyo. So, again, no, if you have questions, concerns, issues, type them. And I'd appreciate it if the concerns, the questions are, of course, on topic, not off topic. Huh? So, yun lang ang request ko para mas maganda yung ano natin, yung ating discussion. Okay. Reginald, thank you. Loud and clear na. Okay, good. Now, kahapon diniscuss natin ang fundamental analysis. At pinakita ko rin kung gaano kasarap mag-trade fundamentally. Kasi, bakit masarap mag-trade ng forex trading
by way of analyzing the market using the fundamentals. Bakit ako na bakit mas gusto ko mag-trade using the fundamentals? Kasi I'm trying to work smarter. Kasi tingnan mo, alam ko kung anong oras lalabas yung data, alam ko kung anong araw, at alam ko na pretty much kung ano ang magiging outcome ng actual, no? Although minsan ang nangyayari sa actual kabaliktaran sa market, nangyayari yon. But in most cases, pag good for the US dollar or good for the euro, nag-i-increase yung value nung currency or nung instrument na yon. So bakit mas magandang mag-trade ng fundamental? Kasi hindi ko na kailangan bantayan yung market 24/7, di ba? Unlike sa technical trading, unless naka-EA kayo, pwede naman ninyong pabayaan yan para automated na lang yung trading nyo using the EA. However, when it comes to fundamental, ito ang difference ng fundamental at saka ng technical. Kunwari, nagtitrade ka technical. So you're analyzing the market using technical charts, technical indicators, and then, no, meron ng signal for you to buy or to sell. So whether buy or sell yan, nag-enter ka na ng market. Let's say, buy ka ng euro dollar. So, ang ini-expect mo, mag-appreciate ang euro laban sa dollar. Diba? So, nakabuy ka na. Tapos, biglang pumasok yung fundamental. Good for the US dollar. What do you think will happen to the instrument? Do you think it will continue to go up technically or magre-reverse yan at it will follow the fundamentals? Ang sagot doon, from experience, from my experience, every time na nagkakaroon ng fundamental event, no, kahit anong ganda pa ng technicals ninyo, binabaliwala yan ng market. Hindi yan pakikinggan ng mga traders. Remember, nakasalalay lahat ng mga trades natin sa ibang traders. Bakit? Kasi sila, nagdidepende sila para mag-buy at mag-sell. Pero nagdidepende yan sa law of supply and demand. So kung lahat ng mga nagtitrade, no, naka-trade based on the technical, tapos merong fundamental na salungat dun sa technical, lahat ng mga traders na nagising or active nung time na yon will most likely reverse their position. So, kung nakabuy sila, magka-cut loss yan at magsisell. Or kung nakabuy sila, papabayaan na lang nila yon, tapos kukuha pa sila ng bulto ng pera nila at ibebenta nila, no? So naka-lock sila, no? Naka-lock na yung naka-hedge na yung position. Meron siyang buy na natatalo pero meron siyang bagong sell na mas marami kaysa sa buy niya na expectation niya mananalo dahil kasi dun sa pag-release ng date ng fundamental. So again, no? From experience, no, kahit anong ganda ng technicals, pag may lumabas na fundamental, talagang babasagin yan. Case in point, no, ang pinakamalaki kong naging loss, no, was during the September 11, technical ano to, technical trade to. I was already buying the US dollar against the Japanese yen. So nakabuy ako, long ako sa dollar yen, no? September 11, 2001, ano ba ang nangyari nung araw na 'yon? 'Di ba? Nagkaroon ng mga tatlo, apat na airplanes na nag-crash sa Amerika, 'di ba? Hindi 'yon accident eh. It was intentional. So ano nangyari? 'Di ba bumagsak yung value ng dollar dahil kasi akala nila the US is being attacked. I lost there during that time, no? Sir, napuputol ka po. Napuputol? Bakit ako napuputol? Mahina yung signal natin. Oo. Siguro po. Medyo napuputol po yung ano line. Okay. So, saan ako napuputol? Should I continue or should I start again?
Okay naman sa kanila. Baka sa akin lang naman yun, sir. Okay. Oo nga, sa kanila. Okay. Sa akin siguro, sir. Sige, go ahead po. Ayun, sabi ni Amada, hindi naman daw napuputol. Oo. Baka may hina yung ano mo. Yung sa akin na, sir. Thank you po. Anyway, nasaan na ako? Ayun, I lost during that time, no? Nung hindi pa namin alam kung ano nangyayari sa market. Nung unang tinamaan yung World Trade, no, yung isang building, we thought it was just an accident. No, so na tuloy lang kami nang naglalaro kami ng Counter Strike noon sa office eh, dahil siyempre wala na yung mga boss, di ba? That was a Tuesday if I'm not mistaken. So, like si Uwi ano yung mga bossing namin. Edi kami mga traders na naiwan sa office, naglalaro na. Pero nakabukas yung Bloomberg at saka isang TV na sa Bloomberg, isang TV na sa CNBC. Meron pa yata akong isang ano noon eh, channel basta apat na channels 'yun. Wala pa naman kaming porn noon sa TV eh, kaya I'm sure puro mga news channels 'yun. But 18 minutes later, tinamaan na naman yung second building. Ang lahat kami, siyempre, napatayo na dahil, di ba, once is an accident, no? Two times is already intentional. So, napatayo kami and we were looking. Ang nakikita namin, no, lumalapad yung spread ng mga currencies. Nung time na yun, konti pa lang yung mga currency instruments na tinitrade namin, eh, halos lahat eh, yung mga direct at saka indirect currencies lang eh. Bihira kami magtawag dito, mag-exotic, tapos wala pang crude oil at saka ang ilan-ilan pa lang kami na nagte-trade sa gold dahil kasi napakamahal pa nung time na yun, no? But what we saw was the spread getting bigger, higher, no? Malayo talaga. Doon ako nakakita na 200 pips ang spread, no? Eh di ba normal natin it 1 or 2 pips lang. Doon 200. So nakakalula. And I lost $18,000 in that moment. But again, when it happened, automatic lahat kami, lahat ng mga naka-buy sa dollar, nag-cut loss. No? And quick decisions have to be made. We were shouting at everyone, no? San tayo? Ganun yung ano eh. Tapos pinapanood namin, hindi na namin na pansin yung Bloomberg noon kasi ilinipat na namin sa CNN. Si Aman Poor na babae sabi, is this the start of World War III? So siyempre, di ba, lalong mapapraning yung mga nagtitrade, yung mga nanonood, lumalaki yung spread. Ang ginawa namin, nagsigawan kami doon habang nangyayari yun, we decided to go long on Swiss franc, safe haven currency kasi siya at that time. No. Wala pang euro noon eh. Meron ng euro pero hindi pa masyadong active ang trading. Dahil kasi parang 1:1 lang yung euro at saka dollar noon time na yon. So this is the experience I've had and not only during September 11, yung Brexit, no? Tapos nung naghiwalay ang euro at saka ng francs nung 2015, no, January 15 yun, 2015 if I'm not mistaken, biglang dinulaga kami, no, ang dami mga accounts namin na naka-trade sa francs na call margin, no, yun. So again, no, going back to the discussion, kapag mayroong fundamental na lumabas, kahit anong ganda ng technical readings ninyo, bitawan nyo na yon, dahil kasi it will be of no use to you anymore. Concentrate on the fundamentals. Kaya ako, no, sa tagal ko na nagtitrade, dati during the 90s, puro technical yan kasi wala naman akong access sa fundamentals. But with the advent of the internet, no, eh, usong-uso na yung tweeting dyan. Yung mga pag-tweet na ganyan, syempre, nakaka-apekto yan, no?
particularly no nung nanalo si Trump, tuwing magti-tweet yan eh, tuwang-tuwa ako eh. No, minsan sinabi niya dun sa isang interview, I don't like CNN because it's full of fake news. Alam niyo nangyari sa stocks ng CNN, bumagsak. So again, diba? Maganda na ngayon, no? Mga ganyang mga pronouncements, eh talagang you can take advantage of that. Si Elon Musk, no? I follow him dahil kasi yung mga tweets niya eh talagang nakaka-apekto na rin, ano? Lalo na sa mga technologies. And of course, if you're trading the US stocks, eh masarap laruin yung Tesla, di ba? Ngayon yung Starlink, meron ng Starlink dito sa Pilipinas. So again, pag merong fundamentals, pabayaan niyo yung mga technicals niyo, concentrate on the fundamentals, no? Kaya kahapon eh pinag-usapan natin yung mga major events na pwedeng mangyari kasi masarap talaga bantayan yung mga yan, no? Nakakaapekto talaga yan. Okay, so moving on, ang ating topic ay non-farm payroll, no? Kahapon in-explain ko yan, no? Anong oras, tuwing kailan lalabas ang non-farm payroll? Every first Friday of the month. First Friday ngayon, di ba? For June. Ang kagandahan, nire-release nila yan, eksakto, in punto, 8:30 Manila time. No? 9:30 yata yan eh. Kasi 13 hours ahead tayo sa kanila. So, either it's 9:30 sa kanila or 8:30 rin or 7:30 rin yata. Anyway, pag nag-bell na yung sa stocks, lalabas na rin yung data ng yung actual figures ng non-farm payroll. Meron bang question? Napuputol na po. Ah, okay. Sorry. No. Why is it happening? Anyway, can you still see my presentation? Yes, sir. Okay. Sige. Thank you. Thank you. Okay. Sir, may question pala galing okay. Kay Len Enriquez. Ngayon, sir, ano po ang safe haven currency since before you said CHF ang safe haven? Marami ng schools of thought dyan. Ang mga nagsasabi na siyempre, BTC, sinasabi nila. Ito yung mga crypto addicts, no? Sinasabi nila, safe haven na yung BTC. Pero karamihan ng mga forex traders, no, ang nagsasabi, gold na ngayon yung safe haven, no. Nothing can beat the safe haven currency, but it's not a currency. It's precious metal. So ang dami nilang sinasabi na it's now gold. Pero meron din mga nagsasabi na CHF pa rin kasi it's a neutral country. It doesn't favor any economy, although it's a member of the European Union, and the fact that it has left the parity. Kasi dati nakaparity yan sa euro eh. Kaya yung euro francs, walang nagtitrade niyan. Kasi kung umakyat yung value ng euro across the board, ganun din na nangyayari sa francs. Umaakyat din. Kahit walang fundamentals or kahit walang supply and demand na nangyari sa France, market din. Same with the dollar and the yuan. No? I have yet to see a forex trader that will trade the dollar yuan kasi wala eh. Naka-lock yan eh. Naka-freeze yan, no? Kung umakyat ang dollar, akyat din ang value ng yuan. Pag bumagsak, bagsak din ang value ng yuan. So, there are so many schools of thoughts here, no? But to me, no, for me, it's still CHF, no? Kaya lang sinabi ko na dati, kasi hindi pa naman masyadong malakas ang ibang mga instruments noon. Ayun. Yes, not here, napuputol si Reginald. I'm really sorry, no? Wala namang gumagamit yung mga bata eh, nasa labas eh, nasa galaan eh. Kaya solo ko yung internet ko. I have 300 Mbps. But I'm just not sure bakit nangyayari. No? At any rate, since this is recorded, no,
Kung naputol man, you will be able to hear the presentation. No. On the recordings, I hope. I'm not sure. Pero yes, sir. Yes, sir. Opo. Oo. So, ayun. May backup naman tayo yung recording. Okay. So, moving forward. Ito ngayon ang itsura ng non-farm payroll data release natin. No? Let's dissect this and analyze so that we can have a pretty good idea what to expect later on, no? Okay. Maraming data na lalabas mamaya. Yung unemployment rate, yung hourly earnings, at saka yung non-farm employment change, no? Tingnan natin, yung unang-una, average hourly earnings. From 0.5%, bumaba ng 0.3%. So, this could be considered as bad for the US economy. Kumonti yung hourly earnings ng bawat empleyado sa Amerika, no? From 0.5 naging 0.3 forecast yan. So, anong gagawin natin? We wait. Hintay tayo hanggang lumabas yung actual. Ano yung actual? Ano yung oras para maantay natin yung actual? Merong question. Ayun, hindi daw napuputol sa kanila. Okay, so that's good, no? That's good to know. So, from the first data that will be released, hindi naman first, no? Sabay-sabay yan. Pero yung first na event na pwede nating bantayan is the hourly earnings. It looks bad. Di ba? Kasi kumonte yung kanilang hourly earnings. Now, second na high impact news, kulay pula rin, di ba? Is the non-farm employment change. Yung previous, ito monthly to. So, ano ba ngayon? June. So, ang dapat ilabas nila is for the month of May. So, yung April was 253,000. Ito yung actual. Ang tingin nila para sa May is 193,000. So, kumonte, bumaba. Bumaba ang mga employed nung month of May. So, kung titingnan natin ito, it is, again, sounding like it's bad for the US dollar. Diba? Or bad for the US economy. So, dalawa na. Dalawa na yung bad, diba? Yung hourly earnings, at yung non-farm payroll, no? We call it NFP, pero NFEC pala. Dahil kasi sa Forex Factory ko to nakita eh. Pero sa ibang mga Forex calendars, NFP talaga yung nakalagay doon, no? Non-farm payroll change. Non-farm payroll, yan. Third, tingnan natin yung last, no? 830 rin, unemployment rate. Yung mga nawalan ng trabaho. Yung panahon nung April, no, yung actual na nawalan ng trabaho, they got unemployed last April, it was 3.4%. So, ganun karami yung nawalan ng trabaho nung April. Ngayon, sa buwan ng Mayo, ang ini-expect ng mga economists, yung mga nagsusurvey, is that it has increased to 3.5%. So from 3.4, naging 3.5%. If we are going to analyze this, this is sounding like, again, bad for the US economy. Diba? So tatlo na. So more likely, alam na natin ang gagawin natin. Tanong ko, for 5 points, at saka ano bang mga puntos natin iba? May 1 point, may 3 points yata. For 5 points, ano ang dapat mangyari mamayang 8:30 kung lahat ay naging negative or bad for the US dollar? Ang dami sumagot kaagad. Oh, ayan. Oh, tataas ang euro.
Sell. Oh, mag-sell po. Mag-sell po. Sell po. Mahina ang dollar po. Mas maganda yung sagot ni Vladimir. Kasi very precise siya. Very detailed. Kasi hindi ko alam kung ano yung isi-sell nyo rito. Oh, mag-sell po. Pero ang pinakamagandang sagot dyan is sell. Mahina ang dollar. Sell USD. Ayun, maganda rin ang sagot ni Johan. Sell USD. Si Beaver, tataas ang euro. It's on the premise na euro-dollar ang pinag-uusapan natin. Tama, no, Beaver? Ayun, si Claire, tama din. Sell the US dollar. Amada, bearish for the US dollar. Oo, tama yon. Ang ganda naman ng ano ninyo, no? Mga terminologies ninyo, no? Kayong dalawa ni Reginald, bearish na. Mukhang mga batika na kayo mag-trade, no? Si Marceline, sell. Si Lolita, increase. So I suppose increase ang alin? Yung medyo incomplete, pero I suppose you're talking about the euro dollar, mag-i-increase yung euro dollar in intrinsic value, no? So si Mary Joy, sale din ng ano, si Ruel, buy gold. Dahil kasi it's pegged against the US dollar. Buy gold, sell the dollar. Si Milesio, sell USD. Tama yun, no? So, ang dami, no? Oh, tataas ang gold, euro. Ano yung kay Lolita? Euro, ayan. Sell USD. USD kasi yung NFP. Oh, tama naman, no? It's across the board, no? Lahat yan, across the board, no? So, sell USD by the euro dollar, sabi ni si Hanuk. Si Millard, sell. So, I guess everyone got it correct this time, no? Merong si Alexander, down po, tama, no? Down ang value ng intrinsic value ng US dollar. Kasi nang tanong natin kanina. Okay? Kahapon kasi medyo ano pa kayo? Yung kalahati, buy kalahati. Pero ngayon clear na. So, natutuwa naman ako at lahat tayo iisa iniisip natin. Pero, hindi muna ako magsisell. Bakit? Kasi wala pa yung actual result. Again, hintayin natin yung actual result. Okay? So, next slide. Trading plan natin for the euro dollar. Magtatanong kayo, bakit euro dollar? Kasi nga, it is the heaviest traded currency pair in the world, no? Pwede naman kayo mag-trade ng gold kagaya kanina, no? Maraming mga nagbigay ng assessment sa gold, no? Pwede rin sa oil, pwede rin sa yen, no? But in my case, kasi na-mention ni Miss Sally, meron po tayong mga newbies, so I have to be gentle. Huwag masyadong technical, huwag masyadong highfalutin yung mga terminologies. And siyempre, para sa baguhan, I would strongly suggest to use the euro dollar, to trade the euro dollar. Huwag muna yung mga iba. Okay? Now, ito yung plano natin. Upon confirmation, we go long or we buy, no, the euro dollar if the actual is lower than the forecast. Yon. So ibig sabihin ang ini-expect natin hihina yung dollar. So we buy the euro dollar if the actual is lower than the forecast. Hindi na po pwedeng mahirapan tayong intindihin yan. Napakasimple na yan. Bibili tayo ng euro dollar kapag ang actual figure ay mas mababa sa forecast. No? Ang forecast natin, assuming na lang, no, 193. Naging 192.
or 191 or anything lower than 193, ang gagawin natin, bibili tayo ng euro-dollar. Ha? Wala nang, hindi po pwedeng hindi nyo ma-gets yan. No? Now, paano kung the same or even higher than the forecast? Ang gagawin naman natin, no, upon confirmation, anong oras lalabas yung confirmation na actual data for 5 points? What time? May sumagot na. Ayun, 8:30. Ang galing naman. Synchronous lahat. Oh, ba't may 8:31? Yohang, 8:30 talaga yan. Makikita natin. Makikita ninyo mamaya. Yan. Yan ang... Yon, 8 up. Ang ganda ni Ruel. Mas specific yung sagot niya. 8:30 PM Manila time. Yan. Oh, ayun. So, meron ng points kagad, no? Yan. I like this crowd, no? Ayun. Si Alexander, 8:30. Tama, tama. I like the participation. I like the enthusiasm. Lahat kayo sabay-sabay sumasagot at iisa ang sagot nyo. Ibig sabihin, nakikinig kayo. So, tama yun, no? Huwag natin i-anticipate yung market. Kasi, it really makes no sense to anticipate. Dahil, kikwilos lang naman yan kapag lumabas na yung actual. No? So, yun na po. No? Let me now turn you back to the MT4. Ayan. Sandali lang, no? Kukunin ko lang po yung details nung login details para mabuksan natin ang MT4. In the meantime, kung may tanong kayo, sayang na kulang ako ng tubig. Alam mo, Vlad, nung unang mga previous seminars ko, yan ang nakakalimutan ko. Kaya nagdadala na ako ng ano eh, ng hydro flask ko eh. Ayan. Tapos may konting yelo. We sell US dollar if the figure release is equal or higher than the forecast? Yes. Hinuk. Tihanuk. Sandali lang po, no? Kukunin ko lang po yung login credentials ng ating at sana pumasok. Oh, man. Miss Sally, invalid account. Baka po sa internet, sir. Anyway, I think I can still do this. Let me just clear. Can everyone see my screen? Isa lang ang nakikita natin. Ito, euro dollar. Siyempre, ilagay natin sa 1 minute, no? Mali. Ayan. Yes. Thank you everyone, no, for replying. Let me just
move this a little. Mabigat pagka yung control panel ng Zoom humaharang eh. I'll give you a little tip, no? Siyempre, pag lumabas ng 8:30 yan, ang mangyayari, biglang gagalaw yung market, no? Kung good for the dollar, biglang tutulo yan. If it's bad for the dollar, biglang lilipad yan. Ang problema, pagka magma-market ano ka, execution, no, baka hindi ka makapasok sa market. So what we do is, what I will about to teach you is to set pending orders. Ang problema, since hindi ako nakalagin properly, hindi ako makaset ng pending orders. Ang pending orders na gagawin natin ay, teka, check natin, baka pwede rito. Wala. Hindi ako pwede mag-enter ng trade. Ang gagawin natin, no, ang presyo ngayon is 1.2063. Nakikita niyo naman ninyo yan. No? Hindi lang gumagalaw yan. Pero assuming na market, malakas yung market. No? What we do is we post a pending order, a stop order. No? Stop orders. One buy stop sa taas. Normally about 20 pips above the current price. Kailan ko ikakabit yun? Kailan ako gagawa ng pending order? Magkagawa ako ng pending order around mga 8:20 pa lang, ng 8:20 ng gabi. No? 10 minutes before the time. Para at least, kung ano man yung existing price, no, yung current price, doon ako makakagawa ng stop order. So, buy order muna ako. Gagawa ako ng buy order, buy stop order, 20 points above the current price. So what is 20 points above the current price? That will be 1.2083. Diba? So magsiset ako ng pending order somewhere here. No? So 1.2083. Buy stop order yan. Meaning, pag ang market, suddenly, no, umakyat, chances are, madadaanan niya yung buy stop order ko. Bali, it's basically a buy order. At matitrigger yung buy ko at 1.2083. So now I am in the market, di ba? Tapos pag nag-stagnate lang yan, in a couple of minutes, I liquidate this manually. No? Wala nang technical reading dyan. Again, kasi this is a fundamental trade, no? It's not a technical trade. We are only using the chart kasi, syempre, magsiset tayo ng orders eh. So again, ulitin ko ha. I will enter a buy stop order 20 points above the current price. The current price is 1.2063. Then, if it happens, I will set it at 1.2083. Alam, kuha ninyo ha? Is this clear? Before, yes, Lolita, tama, no? 1.2083. May tanong si Mileso. Teka lang. Sir, yun bang magiging effect ng dollar at euro kung buy or sell, weak or strong ang magiging effect ng NFP ay for the whole month gagamitin kasi every first Friday of the month lang ang release. No, Milencio, sorry. Mamaya lang 'yan. Ang effectivity niyan ng NFP ay mamaya lang, no? Merong general trend ang euro and it has been going up, no? For some time, no? Since March 29, tingnan mo yung chart ko, since March 29, walang ginawa yan kundi umakyat. So March 29, ilang araw na 'yan, no? Iyan ang general trend ng euro dollar. However, mamaya since merong lalabas na fundamental, wag muna natin pansinin yung general trend ng euro dollar, no? Na generally it's uptrend. Kasi baka mamaya pwedeng maging down 'yan because of the good
data release from the US. Pero di ba ang assessment natin more likely eh baka bad for the economy. So meron na tayong buy stop order na nakaset. Di ba? Yun. So I hope I was able to answer your question. Mamaya lang yung effectivity niyan, hindi yan the whole time, no? Ayan. Sir, si Vladimir meron tanong, if walang news, wala din ba tayong trade po? Ay, hindi naman. I'm not saying that. You can trade using technical analysis, di ba? Vladimir, you can trade using the fundamentals pero high impact news sa ibang mga bansa. Hindi lang sa US merong high impact news, di ba? Meron sa ibang mga bansa eh. So, yun na babantayan natin. So, buy stop order, 20 pips above the price, sabi ni Sianuk, at A20. Yes, that's correct. So, 20 pips above the price is 1.2083. So, I hope it's clear. E pa, paano kung bumaba yan, hindi yan umakyat? Paano kung bilang naging good for the economy pala yung release? E di, hindi tayo mapapasok sa market kasi naka-buy stop order tayo. No? Current, walang stop loss ito. Wala na stop loss. Play it by ear. Pagkapasok mo, pagkamali yung pasok mo, cut loss. Kasi fundamental nga eh, malakas. Ngayon, pagkatumubo ka naman, again, play it by ear, cut mo na at a profit. Hindi na kailangan mag-set ng stop loss niya. Okay, going back. Paano kung imbis na umakyat, which is good for bad for the dollar, eh naging good for the dollar yung data release. Diba? Diba 139? Paano? Eh biglang naging 140 pala. Or 150 or even higher than that. There is a very strong possibility tutulo agad itong presyo na to, no? So, in order for me to take advantage of the data tonight, whether it goes up or down, it doesn't matter to me anymore. Kasi, what I will do is to set another buy stop, stop order. But this time, it's a sell stop order. 20 points below the current price. So, what is the current price? 1.2063. Minus 20. So at one, I will set a sell stop order at 1.2043. So dalawa na yan. Isang buy stop sa taas at 1.2083 at isang sell stop sa baba at 1.2043. So in a way, kahit saan pumunta yung market, merong chance na tatamaan yung buy order ko or yung sell order ko. So, ang tawag namin dyan ni Miss Sally is shotgun trading. Kasi di ba kapag ikaw bumaril na shotgun, di ba hindi lang naman isa yung bala nun. Minsan, 50 yung pellets na lalabas. So, kahit saan yan pumunta, tatamaan ako. Kaya tinawag namin shotgun. Yun. May mga ano, sir, 20 points po ang base point nyo palagi. Luisito, minsan play it by ear. I normally start with 50 points tapos ina-adjust ko as it comes near to the 8:30 deadline. But again, dapat mabilisan. No? Kaya sabi ko nga, and even si Miss Sally, alam niya na ito, not to interfere, not to call me, not to bother me every first Friday exactly at 8:30 dahil wala siyang maririnig sa akin kundi mura. No. Ayun. Thank you, Luisito. Ayan. Kilala na ako ni Miss Sally. Hindi ako tinatawagan yan every first Friday o tuwing lumalabas ang non-farm payroll. Ayan. Okay, so may mga questions na kagad, no? Walang news. Si ano, current, how about the stop loss? Nasagot ko na yan. Luisito, 20 points ang average, yes. Pero minsan nga, nag-15 pa ako eh. Kaya lang, parang binabalik ko rin sa 20 or 25. Alam mo bakit? Kasi hindi pa nga dumarating yung presyo, hindi pa dumalabas yung actual.
malikot na yung market kasi may mga ibang traders, eh bagay, baka malaki yung capital nila. Pero, ang ginagawa nila, excuse me, nag-anticipate na ng market. Eh di ba tayo, pwede tayo mag-anticipate na ngayon ng market kung malaki lang ang pera natin eh. Ano nga yung anticipate natin? That it's going to be bad for the US dollar, di ba? Kasi tatlo na nga yung ina-analyze natin fundamentally. Lahat sila sinasabi eh. Mukhang pangit ang ekonomiya ng US for the month of May. Di ba? Hourly earnings, bad. Unemployment, bad. NFP, bad. Di ba? So, parang yung iba, lalo na yung malalaki kapital, sasabihin nila eh, ano ba naman $500 million si ibili ko na kagad ng ano ng euro. Ganyan maglaro si ano si George Soros, no? Inaano niya na kagad, no? Ina-anticipate niya na yung market. He can do so. Bakit niya kayang gawin 'yon? Kasi malaki kapital niya. Eh tayo magkano lang ba ang kapital natin? I'm not belittling you, no, pero magkano bang kapital na tinitrade ninyo? No? Eh baka $1,000 o kaya $5,000. Eh yung $5,000, ano laban nun sa $500 million ni George Soros? Diba? So pag yun, nag-anticipate at naglapag siya ng $500 million, eh kahit papano, eh, diba? Low supply demand, eh, nakaka-apekto yun sa currency prices. So hindi pa lumalabas yung actual, lumilipad na yung presyo. So nangyayari po yun. No? Kaya minsan, no, siniset ko 25 pips. Yung iba, sasabihin, eh, sayang naman, no? 25 pips from the current price. Eh, maganda, mabili na natin sana ngayon pa lang. Eh, ang problema, hindi natin sigurado eh kung anong lalabas, good or bad nga, di ba? So, si Johan, may tanong, gano'n po ba katagal ang effect ng high impact news? Inaabot ba ng 1 hour? Ah, hindi, Johan. Usually, tapos na yan, no, in about 15 minutes. Minsan, masyado na mahaba ang 30, pero yung 1 hour hindi. 'Di ba generally paakyat siya, no, since September or since March 29 pa. Assuming it's good for the dollar, so tutulo 'yan, babalik yan sa mga 1.18, 1.17. Tapos pagka na-absorb na ng market yung NFP data, dahan-dahan na yan aakyat uli. Kasi ang general trend niya since March was already up. No? So hindi siya usually umabot ng 1 hour. Kaya ako, usually pagkatapos ng 5 minutes, out na ako eh. Kasi hintayin ko lang yung mag-stagnate yung market. Pag nag-stagnate yung market, saka ko na ililiquidate yung open position ko. Diba? Si John, eh close po ba kaagad ang kapag na-trigger na yung pending order? Yes! Pag nags, di ba, kunwari, no? Good for the, bad for the euro, bad for the US dollar kasi tatlo nga yung ano, biglang lumipad yung euro, umakit sa 1.2155. Pero, yung galaw niya, hindi na gumalaw doon. Bumakit baba na lang ng 1.2140, akit na 1.2160. 'Di ba? Pag nag-stagnate na sa ganun, then I liquidate it whatever the price is. 'Yon. Mileso, paano ba malalaman kung 20 pips o ilang pips constant ba 'yon, sir? Hindi sa ano constant, Mileso. Give or take 'yan eh. Play it by ear. Kung malakas masyadong likot ng market, edi medyo 30 points ka. Pero kung kunwari 526 na, pero hindi naman masyadong gumagalaw, lahat ng mga nagtitrade, nagbubantay dyan, nagmumonitor, hindi muna nag-enter ng market. So, you can put it 20 points. Pero kung mga meron ng mga nag-anticipate, lumilipad na yung presyo, kaya tumutulo na yung presyo, lakihan mo yung puntos. Kasi hihintayin mo pa rin na yung actual eh. So, hindi po ano yan, hindi po set in stone yung 20 pips na yan. No? Ano lang po yun? Example lang po yun. Francis, paano sir sa instance na tumaas muna then bigla bumagsak within the minute at tinamaan pa rin yung pending order? Magandang tanong, Francis. No? What nangyayari yan? No? Pero usually, pag may tinamaan,
Kunwari, tinamaan una kagad yung buy ko, yung buy stop ko, I normally cancel the sell stop na. Ang binabante, dalawa lang naman ang pwede kong pindutin na X dun eh, di ba? Kasi mga pending orders nga yan. So, dun sa dulo nung ano natin, nung terminal natin, di ba may X, yun ang pipindutin ko, yung natanggal na. Ah, yung hindi tinamaan, yung sell order. No? Kaya kailangan, Francis, mabilisan. Kailangan dito yung concentration mo is talagang intense, no? Nakatutok ka talaga, no? Isang laptop lang, pero mas maganda kung dalawa monitor mo. 'Yon. May instances na nangyayari yan. Siguro sa isang taon hindi naman. Mga kada dalawang taon natatamaan pareho. Sa sobrang kumbaga, talagang ganun kabilis, no? Despite the fact na alam ko na ang dapat kong gawin, minsan na natitrigger pa rin pareho. Pag nangyari yon at nakita ko naman, good for the dollar, so I liquidate the buy stop order. Na-trigger na. I will still liquidate that at a loss. Tapos, I will let the sell ride quite longer para at least makover man yung losses ko. Ayan. So si Len, sir, do you use trail stop in case? In this case, I cannot use the trail stop eh, kasi mabilisan nga, Len. But in my technical trades, I usually employ trailing stop. Si Hanuk, sell stop order 20 pips below the price at 820. The exact opposite of the buy stop order. Yes, si Hanuk, it's exactly the opposite. So in if you try to see the, if you try to imagine, you will have two stop orders. One is the buy, one is the sell. It means that whether the market is good or bad, it doesn't matter because you already have pending orders ready to be executed once it is realized. So that is at 8:30. So that's the logic behind the shotgun trade, no? I am pretty sure that it will fly because of the 3-day high impact data release tonight at 8:30, all three seem to be bad for the US dollar. So what will I do? I'm supposed to be buying. So I have a pending buy order, a buy stop order. However, what if the market decides not to buy, but they decide to sell? Even dito na papasok yung tinatawag na market sentiment. But it's very unlikely. However, what if the data or the actual data releases are actually good for the US dollar? So since you have a buy order, you cannot take advantage of that event. Kasi wala kang buy stop order, sell stop order. So in order to prevent that from happening, better employ a new stop order, but this time also a sell stop. So whether the market goes up or down, you can pretty much take advantage of the data release. So, yun. I hope I was able to answer your question, si Hanuk. Yes, Shen. Ako po, 30 to 50 points pag sa gold. Oo, dahil kasi ang lakas ng gold eh. Tama yan, 30 to 50 points sa gold. Yun. Johan, thank you rin. Either up or down, how long do you stay in the market? 5 to 15 minutes maximum. On average, Sianok, I am only in the market around 5 minutes. Just enough for me to finish my cigarette. And then once I'm out of the market, I call on the clients or send them emails or send them text messages to check the performance of the trade. Yon. So, any more questions? At 7 o'clock na at baka maputol tayo dahil merong gagamit ng ating Zoom account. Kung wala na, I'll see you Monday.
May question, sir, sa Q&A. Siguro mabilis lang. Meron pong, wala po bang 1 minute close agad yung trade kapag na-trigger na yung pending orders? 1 minute? Hindi naman kasi siyempre gusto mong i-maximize yung profit potential, di ba? So, dyan, 1 minute, katagalan mo naman ng konti. Baka nga nung 1 minute na yan, lumilipad pa yung ora mo dahil kasi natutuwa ka at tumama yung trade mo. Yun. Sir, kailangan po ba na i-consider ang ATR? What's an ATR? Pag mga NFT. Jargons nila yan, sir. Yeah. I don't know what an ATR, Alexander, is. Ako know? Din, sir. Medyo hindi ko alam yung ATR. Average yun. Average through range daw. Average through range. Alexander, there's no point doing the ATR kasi fundamental to eh. So, hindi mo siya binabantayan based on the ATR. Applicable din po ba? Sorry, sir. Ano tong kaya Reginald? H4. Seating ng ano? H4 daw po. H4, seating adjustments. Well, I'm just using H4 here in this case kasi I was unable to log in correctly. Kaya kung makikita niyo yung chart ko, invalid. So, if I move it to M1, walang data ang lalabas kasi nga hindi ako nakalag sa server. Yun. Mm-hmm. So, dyan, nasagot ko na yun, ano? Reginald, H4. Okay. Si Michelle, applicable din ba ito sa XAU? Yes, sa gold. Kasi sobrang bilis ng galaw ng gold. Oo, applicable yan. Pero sabi nga ni Shem kanina, no? 30 to 50 points ang ginagawa niyang allowance kasi malakas nga yung galaw ng gold, no? Malaki, no? Yon si John. Nangyari na po ba sa inyo na tamaan yung dalawang pending orders? Yes, nasagot na yata ito kanina, no? Oo, na siguro in 2 years nakaisa ako ganyan, pero hindi naman parati yan. Marceline, wala kayong stop loss? Wala na kasi ano naman to eh, fundamental, no? Kinakat ko kagad yung trade, no? Profit or loss, kinakat ko kagad dyan. Yun. Okay? So, answered na lahat, no? Baka, pasensya na kayo, ha? Kasi baka maputol bigla ito. Hindi, kaya nga po. Oo. So, at least nasagot na natin lahat. So, reserve nyo yan sa June 5. Start tayo ng 7 o'clock sa June sa 5, Monday. Okay? Monday yan. So, Monday, 7 o'clock tayo. Baka mag-login kayo ng maaga. Tapos, hindi pa kami nakalag-in. Hindi na kayo bumalik ng 7 o'clock. Okay? So, guys, again, I hope we understand yung NFP. Kasi 8:30, meron na tayong aabangang news. Or actually, doon na tayo magkakaroon ng actions na. Yung pinag-aralan natin ngayon, ang application yan is ngayong 8:30. So guys, bago pa tayo maputol, siguro let's pray to close the webinar. Father God, we thank you for this wonderful night at marami po kami natutunan, and we hope po and na may apply namin yung aming natutunan sa darating na NFP, which is an hour and a half from now. And Lord, we thank you po for St. Nathan and at the same time sa mga umaten po for tonight. Maraming salamat po, and thank you po for this week, and thank you. Naputol ka. We pray. Amen. Ayan. Maraming Amen. Salamat, Sir Nathan. I know you will eat thank your you. Dinner and focus on your account. So, thank you po ulit. Okay, guys. So, yes po, Take sir. Care. Thank you. Okay, bye-bye. So, guys, again, thank you so much sa pag-attend. And you know the drill. Leave your email addresses so I can send you the recording of this webinar And uulitin ko po, lahat ng advanced training recorded videos natin would be sent one time lang muna. And that would be after the 5th webinar ng advanced. So that would be after June 7. Okay? This is my email. Okay po, sige po. Just send me your email addresses. Pakibilisan lang ng natin ng konti, ng message na yung marketing that we have to close na. Okay? You're welcome po, Ma'am Lolita, and hope to see you again Monday, guys. And kung may mga questions pa kayo, actually, guys, ang gawin nyo ganito, kung ano yung analysis and results ng NFP natin ngayon,
please observe, and then if you have questions na bakit nangyari to or ganito instead, kasi minsan kahit pabor sa US, opposite yung galaw, no? So itanong natin yan on Monday, June 5, 7 o'clock po tayo mag-start. All right? Okay, so guys, announcement, no? Kanina, at least an hour ago, nag-announce ako na ang GCash is not accessible sa DragonPay. Ngayon po, accessible na po siya. Tapos na po yung system maintenance na ginagawa ng DragonPay under GCash. That's good to know. Tapos na po ang system maintenance. Up and running na po ulit ang GCash under DragonPay. Alright, so again guys, thank you so much. Enjoy your weekend and enjoy your dinner. All right, so guys, have a good night and God bless po everyone. Abang-abang tayo 8:30 yan, no? Doon sa mga nasa GC, okay? Siguradong maraming exchange of bias and analysis doon sa ating GC. Doon sa mga hindi pa nakakonek, please send me a message sa aking Facebook Messenger para mai-add ko po kayo sa ating GC. Ito po ang aking Facebook account. Ayan, isend nyo lang po yung message sa akin ano, para mai-add ko po kayo. Alright? So maraming salamat guys and meron po bang Viber? So far wala po. Ma'am Cathy, messenger na lang. Huwag nyo nang dagdagan. Hindi ko na po alam kung ano yung mga sasagutin natin. So, doon na lang po tayo sa GC. In fact, gagawa natin yan ng solusyon kasi marami na pong members na hindi makapasok. So, we created a different GCs. Hindi naman kaya lang hindi na-update pare-pareho, no? So, again, we will organize that on our IB's workshop. So, I will need suggestions and ano po, recommendations. Ayan. Alright guys, so again, nag-message na ulit ang marketing, so I really have to go. Thank you so much guys sa pag-attend and I will get all your messages. Okay. Alright, so today is June 2. Okay. Thank you so much, guys. Have a good night. Bye-bye.